Wow! Manifestation is done by means of the red tube. Today is another day, and today is another vlog na naman po tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayong araw po ay another travel vlog naman po ang ating gagawin. Pero konting disclaimer lang po na sa ating pag-travel na ito, hindi ganoon kamahal ang ating nagastos dahil lahat po ito ay naka-promo po, no? Ibig sabihin po, mura nung ating bino. Alam niyo po bang sa pagko-content po, no? Hindi mahirap ang paggawa ng video. Ang pinakamahirap po talaga ay yung part ng pag-edit ng mga videos. Dahil yun nga, dahil hindi po tayo expert, ay talaga namang inaabot po talaga tayo ng oras. No? Alam niyo po ba nung nagsisimula pa lang po ako, way back 2021 po, inaabot po talaga ako ng isa o dalawa or minsan tatlong araw po para mapukulang po ang isang video, no? So ganun po katagal, guys, na inaabot po tayo. Pero dahil yun nga, medyo tuloy-tuloy na po ang ating paggawa ng content, pag-i-edit po natin. Ngayon po, minsan 30 minutes ang pinakamatagal po ay kinakaya na po natin mag-i-edit ng video, no? So ganun po yung improvement from 3 days to 30 minutes na lang po. So since yun nga, ang nagpapahirap po talaga sa mga paggawa po ng content is hindi po yung paggawa nga, again, sabi ko ng video, it's the pag-edit po at pagtingin sa ating sariling gawa kung maganda ba or hindi, maganda ba or hindi. Pero advice ko lang po sa inyo, mga kapatid, na kung nagsisimula po kayo na maggawa ng mga content or mga travel vlogs or anything po na ginagawa ninyo, gawin nyo lang po ng gawin, ulitin lang po ninyo ng ulitin dahil katagalan po ay masasanay po kayo at darating ang panahon or araw na hindi na po kayo mahihirapan, no? So gaya po ng lahat din ng mga ginagawa, no? Sa una lang po talaga ang mahirap, sa unang pasok lang po talaga natin ng sobrang hirap at nakakapagod. Pero along the way, kapag katagalan na po nating inuulit, ay talagang masasanay at magiging okay din po tayo. At ito pa pala, mga kapatid, no? Kung nagsisimula po tayo mag-content or gumawa ng vlogs, no? Huwag na huwag po tayo mag-expect na marami pong views ang ating magagawa, maraming mag-comment or mag-share, no? So minsan kasi in-expect natin na yung mga kamag-anak natin, yung mga kakilala natin, or kung sino-sino ba siya na malalapit sa atin ay dapat mag-share din or mag-post ng ating gawa, no? It's not like that po, no? Dahil of course kailangan pong gawin niyo po rin na regular, consistent, no? Kumbaga ipapaniwala po ninyo sa kanila or i-prove niyo sa kanilang desidido kayo, consistent kayo, yun bang seryoso kayo sa inyong ginagawa. And along the way, hindi lang yung mga kakilala po ninyo ang mag-support sa inyo, kung hindi yung mga kahit stranger po, no, ay mag-share, manonood, and of course mag-like na rin po ng inyong content, no? So be consistent at maniwala sa sarili.